Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, it's me again, Rodelis TV, dito po sa loob ng UP Campus, ano. And dito ko po again, pinagpapatuloy yung aking kalye survey, ano. Tingnan nyo po sa aking likuran, napakaliwalas po ng panahon ngayon. Samahan nyo po ako, at diretso na tayo sa video. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, ito may nakita akong dalawang magkaibigan, o magkasitart, ano. Hello sir, ma'am, mawalang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel nyo, and welcome sa Rodelis TV. Ano po pangalan ni sir? Ako pala si Dexter. Dexter, ikaw ma'am? Tony. Okay, welcome po again sa Rodelis TV, ano. Ito po kasi yung napili kong ano, content. Malapit na din eh. Next year na to, 2025 midterm election. Kailangan natin bumoto again ng 12 senador, ano. Pero i-explain ko lang, ano, ito yung mga senador na hindi kasama yung ano, yung presidente, ano, sa pagbubutuhan kasi 2028 pa yun. Ngayon, ito yung ngayon ito yung mga malalakas ang ano, ang matulog na pangalan, ano, na maglalaban, posibleng maglaban-laban, posibleng hindi rin. So unang-una diyan si PRRD, Tatay Digong, kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban, ano, sa pagkasenador. Second, Mayor Vico Soto, kilala naman natin 'yan. Former Mayor Isko Moreno, Attorney Chel Jocno, Attorney Nery Colmenares. Representative Rodante Marcoleta, Senador Bunggo, Senador Bato de la Rosa. So yung number 7 and number 8, ano yan eh, re-electionist yan. So ang tanong ko sa inyo, ano, ito yung pinakatanong, sino yung napupusuan nyo at iboboto nyo dito sa walong lineup na to? Ako si, ikaw muna, ma'am. Isko Moreno. Bakit si Isko? Sa panungkulan naman niya ngayon, nakikita naman natin yung improvement talaga ng Maynila. So for me, mas qualified siya para maging senador. Okay. Ikaw naman sir, sino naman? Sa akin yung sulit dalawa eh. Si yung pinaka ano mo, number one mo. Si Vico Soto. Vico Soto. Okay, bakit naman si Vico Soto? Ayun kasi nga, 'di ba? Ang ganda ng galing siya ng mayor. Ang ganda ng hindi, mayor pa rin siya ngayon ng Pasig. Ganda ng palakad naman niya sa Pasig. Oo. So sana tumakbo siya lang sa senador. So mas maganda pa yung gawin niya. Okay, qualified naman na siya eh. Ito po yung pangalawang tanong ko, ano. Siyempre 12 yan mga senador na yan, ano. So pag bumubuto ba kayo, talagang solid na 12 o yung napupusuan nyo lang? Kinokompleto nyo bang 12 o hindi? Ako kinokompleto ko kasi yung chance na ano eh, para sayang kasi yung slot kung hindi mo kukompletuhin. Oh, pero base 'yun, yung pagkumpleto mo 'yun, base 'yun sa napupusuan mo. Yes. Ikaw naman sir, halimbawa ano, 12 yan. Sino yung pangalawang ano mo, option mo dito? Si Isko. Isko Moreno. Kasi nagulat ako nung tumakbo siya ng presidente agad eh, no? Ayun na nga eh. Di ba? Pwede naman siya tumakbo ng senator. Senador muna. Ika nga parang baitang-baitang ano. Bigla siyang tumakbo ng ano eh, mataas ang position eh. Oo. Yeah. And dami niya mas kalaban na mas ano, mas powerful pa kung sa kalaban. Ikaw naman ma'am, sino yung second option mo dito? Sa akin si Vico Soto. Vico Soto. Nakita ko rin talaga yung improvement ng Pasig. Although siya yung parang isa sa pinakabata, pero kung makikita mo naman kasi yung nagawa niya talaga, yung pagbabago sa lugar niya. Kung paano siya mag-handle ng mga tao niya doon. So, for me, isa siya sa pipiliin ko. Maliban ba dyan sa tinuran yung dalawa? Pareho kayo, no? Halos pareho kayo, no? Meron pa bang iba? Wala na. Ako for me si Attorney Chel Jocno. Hindi siya ganun ka ano sa akin eh, pero kasi when it comes to education, sobrang saludo ako sa kanya. Okay, ikaw naman sir, meron pa? Wala na. O yung dalawa lang muna. Dalawa lang pa sa muna. Okay sir, ito no, papayagan ko kayong hawakan niyan, ano, tapos guhitan niyo, no? Para ipapakita natin sa mga viewers yung talagang napupusuan nyo at ibuboto, no? Para walang masabi yung ating mga viewers. Wait lang sir, parang one ganun. Tapos yung mga option mo, ano, yan, Mayo, tapos Isko. Ikaw din ma'am. Ako si... Tapos yung isa mo pa, si Chel Jok, no? Well, sa inyong dalawa po, ano, thank you very much, ha? Thank you po. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita pa po tayong isang kuya. Kalapitan natin ang tangin natin. Kuya, mawalang galang na po, ano? Yes, pasensya sir na po sa abala. Nag-e-exercise okay pa naman kayo. Yes. Ako po si Kuya Rodel, ano? Welcome sa Rodel's TV. Okay. So, vlogger po ako, ano? Ngayon, ano pong pangalan ni Kuya? Ali sir, Ali Badbad. Solid po ba? Madalas kayo mag-exercise dito sa UP? 5 times a week. Kaya pala po wala kayong dyan, hindi kagaya ko. Kuya, ito ano. Okay, welcome again sa Rodelis TV. Ito kasi yung naisip kong content, ano. Pero dito sa ginagawa ko, ang tawag dito ay kalye survey.
Ngayon, malapit na yung ating midterm election next year, May 2025. Kailangan natin bumoto ulit ng mga 12 senador. Ano? Itong papakita ko sa iyo, 8 lang ito. Okay. Pero ito yung mga malalakas. Posible at imposible maglaban-laban sila. Okay. Ang unang-una dyan, PRRD or Tatay Digong. Ano? Mayor Vico Soto, Premier Mayor Isko Moreno, Atty. Rachel Jocmo, Atty. Nery Colmenares, Representative Rodante Marcoleta, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa. Yan, 7 and 8. Re-election po yan. Posibleng mag-re-election yan. Ano? Ito po, ang pinakatanong ito. Sino sa 8 tinuran ko ang iyong napupusuan at ibuboto mo? Si Mayor Vico Soto. Bakit po si Mayor Vico Soto? Dahil si Mayor Vico Soto, wala pa ako anumalyang naririnig sa kanya. Oo. Sa ngayon, kaya siyang napupusuan. Mayor po ba siya ng ano ngayon sa iyong pagkakaalam? Quezon City. Vico Soto po ha? Vico Soto. Ano na Pasig? Yeah. Ano pa lang isa si... Belmonte. Si Joy, yung Quezon City. Ngayon po, dyan sa iyong napiling yan, ano number one sa iyo si Vico Soto? Mayroon pa po bang ibang option na napupusuan kayo? O si Vico Soto lang? Bongo, yeah. Yeah, si Bongo. Bakit po si Bongo? Bongo naman, maayos naman nag-plataforma niya nung nakaraan. Oo. Maganda rin yung... Hindi, at saka yung ngayon, sa pagkakaalam ko, ano, yung kanyang malasakit center, hanggang ngayon, napapakinabangan yun. Oh, yun. Oh, yung sa mga probinsya, talagang walang binabayaran, ano, pag na-hospital ang isang tao. Oh, yun ang kagandaan sa kanya, na marunong, di siya nakakalimot tumuling sa lahat. Oo. Meron pa po bang iba? Wala na. Yan lang dalawa. Okay, so, papakahawakan nyo po yan, okay. Papakita natin sa ating mga viewers, ano, guhitan nyo po. Para walang masabi yung ating mga viewer. Yung number one mo ay si Vico Soto. Ganyan lang din pong gawin mo. Okay? Tapos yung pangalawa mo ay si Senador Bongo. Okay. Kuya, thank you very much sa'yo ha. Okay. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron akong nakitang isang kuya. Pahalika, lapitan natin. Kuya, mawalang galang na po. Ano? Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Ano po? Ang tawag dito sa ginagawa ko ay Calle Survey. Ano pong pangalan nila? Jack po. Jack, okay. Matagal lang po kayo dito? Nagtitinda po kayo ng ano, ano? Ayan po mga kaibigan, ano? Matagal na? Apo, matagal na. Mga ilan taon na po kayo nagtitinda dito? Almost 22 years. 22 years? So mga binata na yung anak mo, ano? Apo. Okay. Ganito po, sir. Malapit na kasi yung ating midterm election, ano? Magkailangan natin bumuto ng 12 senador ulit next year, May 2025. Ito po yung mga malalakas na maglalaban-laban. Posible at imposible rin, ano? Maglaban-laban. Kung dito sa mga line-up na ito, 8 lang ito. Dahil ito lang yung mga malalakas. Ano? Unang-una dyan, si former PRRD or Tatay Digong. Ano? Mayor Vico Soto, former Mayor Isko Moreno, Atty. Chel Jocno, Atty. Nery Colmenares, Representative Rodante Marcoleta, Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Ngayon, dito sa 8 ito, sino ang iyong napupusuan at iboboto mo? Top 5 po, sir? Hindi, yung unang-una mo lang. Unang-una po, Mayor Vico Soto, sir. Bakit si Mayor Vico Soto? Anong pagkakakilala mo sa kanya? Kasi po yung... ginawa niya dun sa ano nang masasakupan niya sa Pasig. Naayos niya rin po eh. Naayos niya. Ngayon, kung bibigyan ka ng pagkakataon, di ba 12 yan, pag ikaw ba bumubuto, kinukompleto mo ba yung 12 o yung napupusuan mo lang? Yung complete po yung lineup po ng 12. 12, okay. Dito sa lineup na ito, ilan ba yung nasa napupusuan mo dito? Ano po? Yung 7 po. 7? Okay, sino-sino po yan? Yung pong si Vico Soto, si Moreno, at Orinchel. Jocno? Jocno, tapos po Neri, tapos... Sino pa? Congressman Rodante. Marcoleta? Marcoleta, po si Bato de la Rosa, at saka po si Bongo. Bakit hindi mo nabanggit si Tatay Digong? Yun po kasi, pasko kasi niyang pamanungkulan. Oo. Iba po yung naging dating sa aming mga kabataan nung ano, sir. Nung pong ano niya, term po niya. Oo. Ano ba yun? Ano ba yung experience mo? Medyo naging berdugo po sa mga kabataan po nung mga nakaraan. Kabataan o dun sa mga adik? Hindi naman po totally adik po. Palagay ko lahat yun, sir. Okay. So, okay po. So, yan po ay hindi ko natatanong isa-isa kasi 7 yung napili mo. Ano ngayon, hawakan mo itong ano, yung tally board ano, tapos guhitan mo kagaya ng nakikita mo diyan para ipakita natin sa mga ating mga viewer ano. Paano sige po. Ganyan na po.
Oh, yung guhit na yan, pakita natin. Yan, tapos yun. Isa lang po. Oh, isa lang po. Isa. Kumbaga po, ano to, survey. Oo, survey yan. Okay, sir. Thank you very much, ha. Peace, mga kaibigan, mga viewers. Ano, I think meron po tayo, meron po ako nakita ng isang estudyante. Lapitan natin. Kuya, kuya, mawalang galang na ano. Ako mas lalong, masyadong matanda ako sa'yo. Kaya lang tumatawag ako ng kuya. Or give respect, ano. So, ako si Kuya Rodel Mo. And welcome sa Rodel's TV. Anong pangalan niya? Ako po si Clifford. Yes po. Clifford. So, PUP student? Yes po. Okay. Ito kasi ano, ang kailangan lang dito yung opinion nyo, ano. Ito yung tinatawag na 2025 midterm election. O, kailangan natin bumoto again ng 12 senador next year. May yan, May. Then, dito sa ginagawa ko, ang tawag dito ay Kalye Survey. So, yung opinion nyo lamang ang ipinapaalam. Gusto kong ipalam sa ating mga kababayan at mga mamamayan. Ano. Ngayon, ito yung malalakas ang tunog na maglalaban-laban. Posible at imposible. Okay, number one dyan, PRRD, Tatay Digong, Mayor Vico Soto, former Mayor Isko Moreno, Atty. Chel Jocno, Atty. Nery Colmenares, Representative Rodante Marcoleta, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa. Yan number 7 and 8. Patapos na kasi ang term yan. So, posible rin yan na lumaban ulit ang re-electionist yan. Okay, ngayon ang pinakatanong ito. Sino sa walong ito na tinuran ko ang napupusuan mo at iboboto mo? I would rather go with Mayor Vico Soto po kasi during his reign po sa Pasig, marami po tayo narinig at marami po tayo nakikita na marami siya po napatunayan sa nasasakupan niya and having that credentials po na tumakbo and yun po yung ngayon pa lang is pwede ko na yung boto. Oh, okay, galing. Ngayon, kapag ikaw ba ay bumuboto, 12 yan ano, yun ba ay yung napupusuan mo lang o kinukompleto mo yung 12 senators, yung lineup? Sa best pala ba ako nakaboto sa nakarang national elections. And binoboto ko po yung mga... Napupusuan mo lang? And, opo, tapos din yung mga medyo popular po, doon ko na po pinipil. Hindi kulang. Okay, dito ba sa lineup na ito na aking ipinapakita sa iyo, meron pa bang pwedeng makasama si Vico Soto? Magkumalalagay po ako ng pangalan. Oo. Si Grace po. Ah, si Grace po. Kaya lang wala dito sa line na po. Nandun yung sa isang ano ko. Nandun sa isang content ko. Ngayon, dito sa line-up na ito, wala na. Si Vico Soto lang. Si Atty. Chel Jocno. Oh, bakit naman si Atty. Chel Jocno? As someone po na like, nasa kabilang side last national election. And isa po siya sa pangalan na gusto natin i-pursue last time. So, kaya lang hindi na mabibigyan ng pagkakataon, ano? Opo. Oh. So, well, dalawa lang sila. Yes po. Okay. Pakihawak mo 'yan, papakita natin sa mga viewers, ano? Papayagan kitang guhitan para wala silang masabi. Ito yung number one mo, si Vico Soto, then yung pangalawa mo ay si Atty. Chel Jocno. Okay po. Thank you po. Okay. Yeah, thank you ha. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano yung acting tally board, ano? Ayan po, nangunguna po si Mayor Vico Soto, ano, nakakuha ng 1 2 3 4 5 votes, Isko Moreno 3 votes, Chel Jocno 3, Colmenares 1, Marcoleta 1, Bongo 2, De La Rosa 1. Ayan po siya. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, inyo pong napakinggan yung lahat ng aking mga in-interview, ano? At ako po yung nagtaka. At siguro magtataka rin kayo dahil for the first time sa tinagal-tagal ng aking pagkakalye survey, wala pong bumuto kaya former PRRD or Tatay Digong, ano po. And yan po masasabi ko, ano, so sa lahat ng lugar na aking pinupuntahan, so hindi po lahat pare-pareho yung kaisipan ng mga tao, ano. Kaya sa mulit-muli mga kaibigan, ha, subaybayan nyo talaga yung aking mga kalye survey dahil talagang dito na magkakaalaman dahil papalapit ng papalapit po yung ating midterm election. Oh. Pangalawa, maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel and God bless po and thank you very much.